Noong unang panahon ay may isang magtutroso na nakatira sa isang maliit na kubo malapit sa masukal na gubat kasama ang kaniyang dalawang anak, sina Hansel at Gretel. Si Hansel ay isang matalinong batang lalaki at si Gretel naman ay mahihiyain na babae. Ang pangalawang asawa ng magtutroso ay may masamang ugali at lagi niyang pinapagalitan ang mga bata at ang magtutroso. Kulang ang mga pagkain natin sa bahay para sa ating lahat. Ang dami ng bunganga na pinapakain. Kailangan nating mapailis ang mga batang ito kasi kung hindi, mamamatay tayo sa gutom. Sabi ng asawa ng magtutroso. Ang magtutroso ay tutol sa masamang balak ng kaniyang asawa, ngunit ang asawa niya ay ayaw makinig sa kanya. Kawawang Hansel at Gretel, narinig nila ang pag-uusap ng kanilang mga magulang at walang tigil ang kanilang pag-iyak buong magdamag. Isang araw, ang kanilang ama ay kinailangan magpunta sa bayan para maghanap buhay. Naiwan ang kanilang madrasta na ubod ng sama at siya ay nagkaroon ng pagkakataong dalhin ang mga bata sa gubat at iwan silang walang kasama. Kinabukasan, tinawag ng madrasta sina Hansel at Gretel at masayang sinabi, "Maghanda kayo mga anak, tayo ay magpipiknik." Sinusubukan niyang maging mabait sa mga bata hanggat maaari para hindi nila malaman ang kanyang balak. Naghanda siya ng pagkain na dadalhin. Inilagay niya sa bag ang mga tinapay, biskwit at ibinigay niya ito kay Gretel sabay sabing, "Hawakan mo ito, mahal kong Gretel. Ito ang ating pagkain pagpunta natin sa gubat." Masayang isinara ng madrasta ang bahay at sila ay nagsimulang maglakad patungo sa gubat. Si Hansel ay mahiling mangolekta ng bato. Siya ay mayroong malaking koleksyon ng mga maliit na puting bato na daladala niya kahit saan siya magpunta. Si Hansel ay maingat na naglalagay ng bato sa kanilang dinadaanan habang nag-iisip na maaari naming sundan ang mga maliit na bato pa uwi. Para kay Hansel, ito ay parte lamang ng laro. Hindi alam ni Hansel na may balak na ang kanilang madrasta sa kanila. Napansin ng madrasta ang ginagawa ni Hansel na paglalagay ng mga bato sa kanilang dinadaanan, ngunit hindi siya nagsalita. Nang marating nila ang masukal na gubat, sabi ng madrasta, "Mukhang magandang lugar ito para makapag-picnic. Magpahinga muna kayo at umidlip ng sandali, habang ako naman ay kukuha ng prutas para sa inyong dalawa." Iniwan ng madrasta sina Hansel at Gretel. Sina Hansel at Gretel ay nakaupo sa isang malaking kahoy at kumakain ng kanilang dalang tinapay at biskwit at pagkatapos ay naglaro na sila. Matagal na oras na ang lumipas at maggagabi na, nag-aalala na si Gretel na ang kanilang madrasta ay hindi pa rin bumabalik para kunin sila. Naalala ng madrasta ang ginawa ni Hansel na naglagay ito ng maliliit na bato para maging palatandaan nila sa pag-uwi. Alam ng madrasta na matatalino ang mga bata. Kaya ang kanyang ginawa, pinulot niya isa-isa ang mga bato at inilagay ito sa isang daan na walang masyadong dumadaan na magdadala sa mga bata sa ibang lugar. Si Gretel ay takot na at sabi ni Hansel, "Maghintay na lang tayo hanggang magabi. Naghulog naman ako ng mga puting maliit na bato sa dinaanan natin kanina papunta dito. Sigurado sa liwanag ng buwan, makikita natin ang mga bato at makakauwi tayo." Nang gumabi na, nakarinig na sila ng mga tunog ng mga hayop na nasa gubat na nakapalibot sa kanila. Takot na takot ang magkapatid, ngunit hinintay nilang lumabas ang buwan. Nang makita nila ito, tuwang-tuwa sila dahil makikita na nila ang mga puting bato na iniwan ni Hansel sa daanan. Ngunit hindi nila alam na naisahan sila ng kanilang madrasta at inilipat nito ang mga bato sa ibang daanan. "Ngayon, akin na ang mga kamay mo. Makakauwi tayo ng maayos, makikita mo." Di kalaunan, napagod ang dalawa sa paglalakad at di pa sila nakakarating malapit sa kanilang bahay. Nagdesisyon ang dalawang bata na magpahinga muna at maupo sa paanan ng isang puno na may maraming gamo-gamo na nag-iilaw at sumasayaw. Nakatingin sila sa buwan at sa mga gamo-gamo at di nagtagal, nakatulog silang dalawa. Lumipas ang gabi at kinaumagahan nagising sila at may nakita silang isang paro-paro na ubod ng ganda dahil sa iba't ibang kulay nito. Napatingin ang magkapatid sa bawat isa at sila'y masayang masaya. Sa sandaling iyon ay nakalimutan nila ang kanilang gutom at sinundan nila ang paro-paro at sinubukan nilang paglaruan ito. Sa di kalayuan, habang sinusundan nila ang paro-paro, nakarating sila sa isang bahay na nakakatuwa ang itsura. Namangha sila sa bahay dahil ito ay gawa sa tsokolate, candy, hiyas at cake. Hindi pa sila nakakakita dati ng ganoong bahay.
Masayang-masaya ang dalawa at hindi sila makapagpigil sa mga masasarap ng panghimagas. Ito ay parang panaginip lamang, ang sabi ni Gretel. Nang matapos sila, nakita nila ang pintuan ng bahay at nagdesisyon silang pumasok dito sa inaasahang may marami pang pagkain at malalaro. Nang pumasok sa pintuan ay bigla na lang itong nagsara ng napakalakas at nakita nila ang napakagandang babae na naghahanda ng hapunan. Binati nila ang babae na puno ng kasiyahan dahil nakita nilang ito ay mabait at mapagbigay. Magandang hapon, mahal na binibini. Ang sabi ni na Hansel at Gretel sa babae, nawawala po kami at hindi na namin alam kung paano kami makakauwi kung inyo pong mamarapatin. Pwede niyo po ba kaming tulungan mahanap ang daan pabalik sa amin? Napatingin ang babae sa kanila at tumango ang ulo. Oo, mga bata. Tutulungan ko kayo. Ngunit dumito muna kayo ng ilang araw bilang panauhin ko. Ako ay mag-isa lamang at gugustuhin ko na may kasama. Ang saya-saya ng mga bata, nagluto ang matanda ng masasarap na pagkain at kahit anong maisip ng dalawa, pinagsilbihan niya sila ng husto. Kayong dalawa, napakapayat at sagiting! Papakainin ko kayo ng husto para lumusog kayo! Sinabi niya habang nakangiti. Isang gabi, nagising si Gretel sa kaniyang pagkakatulog. Nang siya'y magising ay may naririnig siyang mga bulong at dahan-dahan siya'y naglakad papalapit sa bumubulong at nakita niya na ang magandang babae pala ay hindi totoong maganda. Kundi ito pala ay isang masamang mangkukulam. At ito ay nagpaplanong patayin ang mga bata at kainin. Pinapakain niya ang dalawang bata ng marami para maging malusog bago niya ito gawing pagkain. Hindi alam ng mangkukulam na nakita siya ni Gretel. Takot na takot si Gretel. Kinabukasan sa kanilang pagising, nakita nila na ibang-iba ang lugar. Wala nang pagkaing nakahain sa lamesa. Hindi pa nasasabi ni Gretel ang kanyang nakita kay Hansel noong gabing iyon. At nang sasabihin na niya sana, ay biglang lumapit ang babae na sa totoo lang ay isa palang mangkukulam at buong pusong nagpaliwanag kung bakit walang pagkaing nakahain. Ang sabi niya ay naubusan na siya ng kahoy na ipangluluto. Kaya tinawag ng babae si Hansel at nakisuyo. Anak, maaari ka bang kumuha ng kahoy sa kalapit na gubat? At nang ako ay makapagluto na habang kami naman ni Gretel ay maghahanda? Madaling pumayag si Hansel. Inabot ng babae ang palakol sa kanya at masayang lumabas ng bahay si Hansel. Samantalang alam ni Gretel na may hindi tama sa mga pangyayari at siya ay natatakot na ngunit sinusunod pa rin niya ang inutos ng babae sa kanya para hindi mahalata ng babae na may alam na siya. Nang papunta na si Hansel sa gubat, napansin niya sa likod ng bahay ay may nakatangbak na mga kahoy. Matalinong bata si Hansel at alam niyang may mali sa mga pangyayari. Dali-daling bumalik si Hansel at sumilip sa bintana. At doon nakita niya ang totoong pagkatao ng babae dahil nagpalitan yun na ito sa harapan ni Gretel. Hindi gumawa ng kahit anong pagpapaingay si Hansel para hindi malaman ng mangkukulam na andyan lang siya. Nagmamadaling nagplano si Hansel kung paano niya mapagtanggol ang kanyang pinakamamahal na kapatid. Narinig ni Hansel na may sinasabi ang mangkukulam kay Gretel. Pumunta ka sa kusina at ihanda na ang lutuan. Walang magawa si Gretel kundi sundin ang utos sa kanya ng mangkukulam. Maya't maya, may sinabi ang mangkukulam kay Gretel. Tingnan mo ang lutuan kung maayos ba ang pagkakasalang. Sinabi ni Gretel sa mangkukulam, hindi ako marunong tumingin yan. Pwede mo bang ipakita sa akin kung paano para magawa ko ito sa susunod? Naramdaman ng mangkukulam na wala nga talagang alam si Gretel. Halika dito bata, ipapakita ko sa iyo. Sabi niya kay Gretel. Binabantayan ni Hansel ang mga pangyayari mula sa labas ng bahay at napag-isip niyang ito na lang ang kanyang pagkakataon. Napapunta na ang mangkukulam sa lutuan, dahan-dahang pumasok si Hansel sa bahay at nang makita niyang payuko ang matanda para tignan ang chimenea. Dali-daling tinulak ni Hansel ang mangkukulam. At dali-dali ring isinara ni Gretel ang chimenea. Tuluyan na ngang nahulog ang mangkukulam. Nagyakapan sina Hansel at Gretel at di sila makapaniwalang ligtas na sila.
Nagpunta sila sa kwarto ng mangkukulam at nakita nila ang napakaraming kayamanan. Dali-dali silang kumuha sa mga ito at inilagay sa isang bag at mabilis silang lumabas ng bahay at nagtungo sa kanilang tahanan. Sa labas ng kanilang bahay ay nakita nila ang kanilang ama na nakaupo sa upuan sa labas at mukhang malungkot at miserable. Tumakbo sila ng napakabilis patungo sa kanya at niyakap nila ito at hinalikan. Ikinuwento ng mga bata ang nangyari sa kanila. Galit na galit ang ama kaya pinagsabihan nito ang kanyang pangalawang asawa na iwan na sila. Papaalis na siya nang ipinakita ng mga bata ang mga kayamanan na kanilang nakuha mula sa mangkukulam. Sa wakas, sila ay maaari nang mamuhay ng marangya at masaya nang magkakasama.